Alright guys, so kapag hindi ako nagmumotor, ito yung pinagkakaabalahan ko. Ayan, ang aking Mama Pig. Medyo madumi siya ngayon, ano? Sensyahan nyo na guys. Ito, mga biik. So, 7 days old sila ngayon. Okay naman yung katawan. Kumakain na sila kahit papano. Konti-unti. Ayan. Tapos meron pa tayong isang Mama Pig doon. 6 naman yung anak. So, yung isa, ito, ano, parang naipit eh. Kita natin. Yan. Naipit siya pero ano naman, pero healthy pa rin naman siya kahit medyo mika-ika. Yan. So, yan yung Mama Pig natin, hindi lang nakaparawing kasi mabait naman. Yung isa nakaparawing kasi medyo matapang. So, isa mabait naman to. So, okay lang na hindi nakaparawing. Kakatapos lang niya magpasuso kanina. Tapos ngayon, eh, ayan na. Nakaano na, nakakover na yung mga suso niya. Ayan. Yung iba, tapos na magsuso, tulog na. Kumakain na sila ng ano guys, ng booster. Ayan yung ano nila, bahay nila. Andyan. Yan, kakatapos ko lang mag-inject ng ano, vitamins. Yun. So, kung may mga tanong kayo guys sa pag-aalaga ng baboy, pwede naman natin sagutin. Comment nyo sa baba kung ano yung mga tanong nyo. And then, try nating sagutin. Ayun, oh, kawawa siya, ano. Pero healthy naman siya. Yan. Actually, nauuna pa yan sa, ano, sa pagdede sa kanyang Mama Pig. Yan. Medyo madumi lang. Kasi panay ulan dito sa amin, eh. Hindi ako pwede maglinis kasi mababasa yung ano nila, lalamigin. Yun. Tulog. So, etong Mama Pig natin, ang anak nito is 15 heads. Yan, 15 piglets. Yun nga lang yung iba, hindi ganun kalalaki kasi nga, marami sila eh. Kagaya nito, medyo maliit. Pero healthy pa rin naman siya kahit maliit, ano. So okay lang. Ano lang, focus lang sa pag i-inject ng vitamins. Tapos kailangan matuto kagad silang kumain para malalayan yung ano nila, yung nutrients na papasok sa katawan nila para mabilis silang lumaki. Ito naman yung isang Mama Pig natin. 6 lang yung anak. Yan. Medyo malalaki na rin. 28 days. Yun. Kumakain na rin sila ng pre-starter. Yan. So, itong farrowing natin, DIY lang. Para lang may kahon itong isang Mama Pig natin na medyo matapang kapag bagong panganak. Ayan. So, 28 days old. 6 heads. Tapos sa kabila, okay. Sa kabila, 15 heads naman to. Ayan. Mabait yung Mama Pig. Nakatapos lang magpasuso, kaya tulog yung iba. Tuloy dito pa, tulog pa yung iba. Ayan. Tapos pinapainom ko sila ng gatas. Pork oat milk. Ayan. Umiinom na rin sila. Ayan, medyo marami na yung naubos nila kaya busog na sila ngayon. Alalay lang kasi medyo madami sila eh, 15 eh. So kailangan alalayan para at least makuha nila yung mga sapat na nutrients kahit papano. Kung magkulang man, at least magkulang man yung gatas ng Mama Pig natin. Kaya kung magkulang man yung gatas ng Mama Pig natin, kahit papaano masusuplayan ng nutrients galing sa pork oat milk, gatas na pang biik. Yun, so yun, share ko lang. Pagka hindi tayo nabumotor, ito yung pinagkakabalahan natin.
Tsaka meron din akong plano for this eh. So paramihin itong mga breeders natin. Baka sa batch na to, pipili tayo ng gagawin nating inahin for breeding purposes. Kasi mahaba yung mga katawan niyan. Yun, share ko lang guys. Ito yung ginagamit natin na Vita Beans. Yun no. May iba talaga na nakakatulog na lang sa dede. Ayun. Kagaya niya mga yan. Hindi pa ako naglilinis kasi panay ulan dito sa amin. Ulan ng ulan. So, as you can see, sa palibot natin is basa yung lupa. At saka masyadong malamig dito sa part na to kaya hindi muna tayo maglilinis. Hayaan lang muna natin yung ano, walisin lang muna natin yung mga dumi ng ating mama pig at saka yung dumi ng ating mga big. Yan. Avoid talaga na mabasa sila kasi sensitive sila eh. Kaya ganun talaga. Medyo hindi ganun kalinis yung kulungan ng baboy. Kasi nga, lalo na pag mga ganitong edad, 7 days old, masyado pang sensitive, kaunting lamig, papansin mo kaagad na basa na yung mga poop ng ating mga biik. So far, hindi pa naman natin na-experience dito sa batch na to. Sana hindi na natin siya ma-experience ano, kasi medyo alarming din kapag ka nagka-scouring yung ating mga biik. Kasi syempre, mahihinto yung nutrients na papasok sa kanilang katawan kasi ilalabas lang nila kaagad yun. Ano? Based on my personal experience. So, madidelay yung paglaki nila. Kaya, ayun. Hindi muna tayo maglilinis. Hayaan muna natin. Walisin lang muna natin yung mga dumi. Ayan. O halos kada kain ng mama pig natin, winawalis natin yung dumi kasi mayroong dumi na ilalabas yan. Bago mag isang oras, dudumi na yung mama pig natin. So, binawalis ko na lang din, tinatanggal ko na lang. Tapos hinahayaan ko yung mga biik na hindi mo na mabasa. Yun.